Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, good morning po. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang mga anghel na tagatanod o mas kilala din sa tawag na Anghel de la Guardia. At ang bawat isa sa atin ay may anghel na nagbabantay sa atin. Ito ay isang patunay na patuloy tayong ginagabayan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay upang sa gayon ay patuloy tayong mapalayo sa anumang tukso at panganib na panatilihin ang ating kaligtasan at patuloy na sasamahan tayo sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Ang mga anghel ay nagsisilbi ding mga tulay na nag-uugnay sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Sila ang nagdadala ng mabuting balita o mensahe ng Diyos para sa atin. At gayon din, sila ang nagbabalita sa Diyos kung ano ang nangyayari sa atin. Kaya naman sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan ng diin ng ating Panginoong Jesus na ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, minsan nakakala kasi natin nakatikim lang tayo ng kapangyarihan at yaman ay kayang-kaya natin ang mga taong maliit sa atin. Kaya natin silang tapakan, kaya natin silang bulihin, kaya natin silang abusuhin, kaya natin silang pagmalupitan at saktan. Nagkakamali po kayo ng mga taong binangga sapagkat ang makakalaban ninyo ay ang Panginoon. Maging malinaw po sana sa atin na ang Diyos ay may pagkilin sa mga mahihina at walang kalaban-laban. Totoong mabait at mahabagin ang Diyos, subalit siya rin ay Diyos ng katarungan at hustisya. Hindi kinukonsinti ng Diyos ang paggawa ng hindi mabuti, lalo na sa mga taong mahihina. Kaya, sa mga taong may kapangyarihan o otoridad, maging maingat tayo sa paggamit ng ating kapangyarihan. Sabi nga po, with great power comes great responsibility. Ang kapangyarihan o otoridad na ipinagkaloob sa atin ay gamitin sana natin sa tama, na tayo ay ang siyang dapat mangalaga at maging mga buhay na anghel dito sa lupa, pangalagaan at protektahan ang mga mahihina. Kaya mga kapatid, patuloy nating idalangin ang bawat isa sa atin na tayo ay matutong mapakinggan ang ating anghel
at maging mga buhay na anghel dito sa lupa, na maging tagapagdala ng mabuting balita ng Diyos para sa iba, mapangalagaan at maprotektahan, lalo na tigit ang mga taong walang boses, mahina at walang wala, na tayo ay pumanig sa liwanag laban sa kadiliman at kasamaan. Huwag nawa tayong pasisilaw sa alok ng demonyo ng higit na yaman, ng higit na kapangyarihan, at ng higit na katanyagan, kapalit ng ating kaluluwa. Bagkus, piliin natin na mamuhay ng patas na may pagsisikap sa ating buhay at matutong magbigay sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Naway, patuloy tayong mga maging buhay ng anghel dito sa lupa. Amen.